Matapos kang mabalita mga idol na ito nga daw si LeBron James ay baka hindi pa makapaglaro sa Lakers sa mga susunod nilang laban dahil nga sa irritation sa kanyang tuhod. Mas malala nga mga idol kesa sa inaasahan ng Lakers ang injury sa tuhod ni LeBron. At matapos nga niyan mga idol, lumabas ang balita na itong Lakers ay interesado mga idol, potential suitor nga daw sila para kay Paul Millsap dahil binabalak niya ngang mag-buyout sa team ng Brooklyn Nets. At ayon nga mga idol sa Lakers fans, baka nga daw ibinabalak na itong team ng Lakers na maging kapalitan ito ni LeBron. At hanggang ngayong wala pa siya, siya muna ang hahalili dito kay LeBron sa kanyang absence dito sa team ng Lakers. At kung hindi nyo nga kilala mga idol itong si Millsap, isa nga itong stretch power forward. May tira nga ito sa labas mga idol at gayang magdala ng bola. At gaya niya rin mga idol gumawa ng sariling puntos niya at mag-facilitate sa kanyang mga teammates. Kaya nga't mga idol, kung mapunta itong si Millsap mga idol ay maganda nga ito para sa team ng Lakers. Magkakaroon nga sila ng very versatile big men na kayang nang maglaro sa small ball lineup nila. Kaya ba mga idol, sa tingin nyo maganda itong move kung sakaling kuwanin at tabuli ng Lakers itong si Paul Millsap? Kumento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga mga idol, itong team ng Phoenix Suns ay hindi pa nga kontento sa kanilang napakalakas na team. Binabalak nga nila mga idol na kunin pa itong si Eric Gordon mula sa Houston Rockets. Kahit ngayon mga idol, sila na ang number 1 team sa buong NBA. At meron sila mga idol 11 game winning streak ngayon. Last 10 games nila 10-0. Gusto pa nilang palakasin mga idol ang kanilang team sa pamamagitan ng pagkuha nga ng veteranong 6-man ng Houston Rockets na si Gordon. At binabalak nga nila mga idol na ibigay itong si Dario Saric, Jalen Smith, Abnel Nader at isang first round pick na siguradong mahirap tanggihan ng team ng Houston. Kaya nga mga idol, tingnan natin kung mas lalakas pa ba itong team ng Phoenix Suns bago ang NBA trade deadline. At sa ating next at panghuling balita mga idol, ito nga si James Harden nagreklamo patungkol sa mga free throw. Matapos kasi ang laban nila against sa Phoenix Suns, sabi nito ni James Harden mga idol, ngayon nga daw, hindi ka na pwedeng humawak defensively or magiging free throw nga daw ito. Kahit kaprasong hawak mo nga lang daw sa isang offensive player ay magre-resulta na ng dalawang free throws. Yan nga mga idol ang reklamo ni Harden na tinawanan nga ng mga NBA fans. Ganyan-ganyan nga daw ang ginagawa ni Harden mga idol noong mga nakaraang taon at wala nga daw siyang karapatan na magreklamo. Ngayon nga daw ay nararamdaman niya na kung ano ang ginagawa niya dati. Pero anyways mga idol, yan na lamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Bye!